Good morning guys. Mag-spray po tayo ng silicrun. So nakapagsimula na po tayo ng pag-spray. So ayan po yung ginamit natin. I-alternate po natin yan sa pribato naman at gold. So yung simbos naman po, maliit pa lang yan, nagamit na rin natin yan, pero ngayon hindi tayo gumagamit yan. So tsaka yung wallow, isasabay na ulit natin yan sa ano, sabay ulit natin yan sa pre-button o gold. Yan, aliman doon sa dalawa, sama natin yan para sa mga punggus. So ayan, pagsimula na tayo ng pag-spray rito. Medyo makulimlim, pero kahit paano lumalabas na rin yung araw. Ayan, medyo malabo nga lang yung araw, parang ulan. Tsaka kailangan natin talaga makapag-spray. So silicrun muna, tapos pre-button. Anuin muna natin sa amoy, dahil mabaho yung silicrun. Yun muna yung gagamitin natin para maging maayos. Yung mabaho muna yung gagamitin natin. Ayan o, dami pa yan. Maalagaan lamang to. Sulit na sulit pa to. Tatagal pa to. So kung makikita nyo naman, yan, yung ibang talbos, maganda. Yung nga lang, yung iba na yan, pero parang umurong na. Pero kapag galimbang initin yan, at ma-experiment pa natin ulit ito, at maabunuhan, so babalik sa dati yan. Yan. Makikita nyo yung mga bunga na yan. Yan, yan yung mga nakasampay. So dapat makarecover siya. So itong lugar na to, itong apat na plato, yung plat na ito, ito naman yung babawi ng pagbunga. Dahil makikita nyo naman yung talbos, okay na okay pa. Pero yung dito sa kabila, yung walo, medyo umurong talaga siya. At saka yun kasi yung nagbigay ng maraming bunga, yung walong plat. Yung itong apat naman na ito, hindi pa. Pero sigurado to, magbibigay pa to. Yan o, sa gilid. Yan. Yan o. Itong parte na apat na linya na to, yung huling tanim, makaka-recover pa to ng maayos. Dito, hindi pa ganong napipitasan. So kung makikita nyo, sinag pa naman. So makakatakbo pa na ng ayos dyan yung ating mga talbos. At lalabas yung, yan po yung nag-i-spray. Mano-mano muna, dahil wala tayong katulong sa pagbuhat ng pressure sprayer, yung compressor, yung power spray. So mabaho yung ano, mabaho yung gamot, dahil yung silicrun kasi, maganda yan. Gamitin natin sa una bago susundan ng gold at pre-button. Yan. Dito sa harap, itong dito lang para maamoy. Para yung hangin punta doon. So, talagang napakahangin rito. Kita nyo yung tabi yan, oh.
Langit ng dahon. Dahil napapaspas hangin. Kahit dito, amoy pa rin. So, talagang yan, marami pa tayong makikita maliliit. At malalaki. So, inespera natin to. Dahil yung ibang bunga ay may mga uod nga. So, ang harvest pa naman natin na sa isang araw. Nahulog na naman. Dito pa lang, meron pa rin sa dingding. Ayan lang, makikita nyo. So, yun na po kalaking bagay yung padingding. Pag tumalbos yung ilalim, umumunga pa rin. So, salamat guys sa inyong suporta sa panonood. Tigit sa lahat. Sana lahat na manonood mag-subscribe para tuloy-tuloy po niyong mapapanood yung ating ginagawang video rito. Para alam niyo yung mga ginagawa natin. At makakuha kayo ng mga impormasyon sa pag-aampalaya. Yan. Dapat kakalbuhin natin tong mga dahon sa ilalim para yung talbos ay makapag dapang ng maayos. Dapat uminit para makapag-abono. So, babawi pa yan. So, sinagpa naman yan. Pero kapag hindi na abunuhan to at hindi na kalbo yung dahon, matagal-tagal siyang makarecover. So, kailangan kalbuhin to. Siguro, sa isang linya, isang araw, isang tao. Pag nakalbo to. Pag nagupit lahat. So, may tatlong tao ka, bali, tatlong araw din to. Bali, ang babayaran sa 9 times 4 36 yung babayaran. Tama nga ba? 18 36 nga. So ganun yung magiging convert sa pagtrabaho dito. So, kung hindi maitrabaho ito ng ganun at aasahan lang na tayo rito, wala. So matagal-tagal makarecover ito. So dapat may tao talaga na gawa rito para kalbuhin. So mataas pa naman yung presyo ng ampalaya. So kailangan i-manage mo pa rin to. Dahil kahit papano, kahit lumahid ka ng ganon, tatagal pa yung buhay naman ng ampalaya. So bata pa ito, kailangan lang ng tamang proseso ng gawain. Yun yung mga tips na dapat naibigay natin sa mga manonood. So dapat kung ano yung ating sinasabi rito, siya rin yung ating gagawin dito. Yun.
ulit ko po, maraming salamat po sa mga supporters natin at mga silent viewers dyan. So please subscribe my channel. Dirts Manato po. Ayan. So para laging updated po kayo sa mga pinagawa kong mga video rito sa pag-aampalaya. Shoutout po kay Sir Arvin Benedicto, Police Farmer, Krigita Farmer, Kaparmel Pelot, at Husi Farming Solo, kay Jopel the Farmer, anak ni Matoy. Ayan, napakaluwang ng taniman ngayon ni Sir Jopel. At kay CA Farming, Cirilio Alib. Ayan, good morning sir. At kay Mark Piran, Mark Anthony Alonso. Ayan, Bahay Kubo Mini Farm. So sa hindi po natin na shoutout, shoutout na lang po at magandang umaga sa inyong lahat. Nandito na lang po. Ang kaalaman ay para sa sarili lamang. Magbigay sa kapwa ay maraming darating na biyaya. God bless po sa ating lahat. At magandang umaga.